Kailangan na natin tanggapin na ang climate change ay nandito na. Tumaas na ang tubig ng dagat. Nag-iba na ang takbo ng panahon. Ang tawag dito sa mga usapin dyan sa climate change is adaptation. Bigyan natin ng halimbawa, 1 degree increase in the temperature, 10% ang mababawas sa ani ng bigas bawat taon. How do you adapt to that? Ang gagawin ninyo, pag-aaralan ninyo na mabuti yung bagong varieties na mas matibay na pwedeng ilipat o pwedeng gamitin kahit na uminit ng konti, kahit medyo tuyot ng konti ang lupa, eh ito ay nabubuhay pa rin. Yan ang mga trabaho ngayon ng ating mga researchers. Yan ang tinatawag na adaptation. Gawan natin ang paraan para hindi malubha ang maging epekto sa ating mga tao, sa ating mga kababayan. Kailangan natin seryosohin yung climate change kasi actually itong mga sakuna na dumadaan sa atin ngayon, pag-grabe na ng pag-grabe. And years ago, ito na yung warning sa atin. Years ago, ito na yung warning sa atin na pag hindi natin seryoso, mangyayari ito. And nangyayari nga. So para sa akin, dapat sa pag-desisyon kung ano yung mga proyekto, halimbawa yung conversion ng mga lupa, dapat parating kino-consider yung mga pwedeng mga repercussions kapag nagkakaroon ng sakuna na ganito. Halimbawa kahapon, kagabi, yung pinipilit kong intindihin kung bakit nangyari ito sa Cagayan, meron ako nakausap na parang former official siya na nasa disaster prevention and mitigation. Parang sinasabi niya na, halimbawa, dito sa Rizal, marami dyan mga lugar na dapat sana ay watershed area na. Dapat watershed area na, pero kinonvert ng mga subdivision. Ito, napakadelikado nito. Napakadelikado kasi yung balance ng, di ba, yung balance ng nature. Halimbawa, sinasabi niya na, kaya ito nangyayari sa Cagayan. Kasi masyado nang saturated yung lupa. Di ba, masyado nang saturated yung lupa na hindi niya na kinakayanan yung water content, yung, yeah. Alam mo yun, kasi yung lupa yung nag-absorb ng tubig, di ba? Kahit dito sa Marikina, kahit dito sa Rizal, sabi niya masyado na saturated kasi ilang bagyo na yung, ilang ulan na yung dumaan, hindi niya na talaga kaya. And yung mas long-term na kailangan gawin, talagang i-revisit na natin yung, diba, i-revisit na natin yung ating land use. Nasa kongreso pa ako, Henry, isa ako sa principal authors nung land use bill na hindi mapasa-pasa. Pero kailangan talagang seryosohin ito. Kasi tayo kasi hanggang hindi pa nangyayari yung sakuna, parang masyadong pinupush aside yung mga issues na to. Parang yung climate change sa atin, hindi magandang topic na pag-usapan. Pero ultimately kasi pag nangyayari ito, yung pinaka nagsasuffer yung mga maliliit.